Oh, mga kasabong, ready na ba kayo? Ha? So, practice-practice na tayo. Actually, tinatanong ko kung ready na ba kayo sa ating physical reconditioning sa ating mga stag. So, yan mga kasabong. Siyempre, hindi mawawala yung physical na pagpapalakas sa ating mga stag. And at the same time, yan eh, dinidevelop natin yung tinatawag nilang muscle instinct o yung instinct ng ating mga manok pagdating sa pagpalo. No? Number one na ating ginagawa pagdating po sa ating paghahanda, eh, yung tinatawag nating scratching. Yung scratching, siyempre, natural sa ating mga manok na nag-i-scratch. Eh, manok nga yan. Eh. Kaya nga pagkapangit yung ating handwriting, parang kahig manok ang tinatawag. So yan po, during our conditioning, pointing, and selection, i-explain ko po how important na pagbabasihan natin yung mga pag-i-scratch ng ating mga manok. Pero ngayon, pupuntahan muna natin yung number one, scratching. So, pag nag-scratch tayo ng mga stag natin, mga kasabong, hindi ibig sabihin nun, 1 hour, 2 hour, ganun, pababayaan na natin. Dapat yung manok natin masabik and at the same time, ginaguide natin yung mga stags natin during the scratching. On initial, probably, kung kayo ay nagpiprikon pa lang kahit 10 minutes lang, familiarity doon sa lugar, and then make sure ninyo na gawin nyo ito nung empty sila, mga kasabong. I'm not saying madaling araw yung gagawin yan, lagi, kasi minsan puyat ka, tapos yung manok mo naman o yung stag mo, ay ilalaban mo naman sa hackpite lang. So much better kung halimbawa, ihahanda mo sila ng pang-hackpite, pwede mo na silang ipang-scratch sa hapon, mga around 3 o'clock or 2 o'clock before feeding. Ano. So they will be excited na mag-scratch kasi may nadidiscover sila na pagkain, mga kasabong. Ngayon, kung ang stag mo ay masyadong medyo malaki na, iniisip mo, pakakainin ko pa ba ito? Sabi nila, crack corn daw yung binibigay. Actually, mga kasabong, pwede ho kayong magbigay. Yung mga tinatawag, yung mga Quaker oats natin, ha? Pwede nating ibigay yon para pag nadidiscover nila, eh, ma-excited naman sila na merong silang nadidiscover na pagkain. By doing that, hindi sila mag-a-accumulate ng taba compare kapag nagbigay tayo ng crack corn. So, huwag niyong kalilimutan, gagawin natin 2 for a month, 10 minutes, every day. Pwede mong gawin sa sabi ko nga sa araw 3 PM or pwede mong gawin sa madaling araw. Ako I prepared yung madaling araw. Kanya lang siyempre hindi lahat tayo mga tinatawag na morning people ano minsan kasi mas gusto natin. Pero kung kayo ay magdi-derby, much better na gawin mo ito during sa madaling araw na kung saan dapat siyempre proper yung lighting mo para yung mga stag mo ay nagiging familiar din doon sa liwanag. So yun, mga kasabong. 10 minutes ha, and then babantayan mo siya. Ang next na isa sa ating mga physical training, yung pangalawa dyan, is yung sparring nila. Pero mga kasabong, hindi basta-basta tayo nag-spar. Kasi, kailangan meron tayong ma-achieve. Tinuturuan natin, stag yan. Ito. For example, yung stag natin, gusto natin na silang matuto, unang-una, pwedeng dalawang klase yan. Yung medyo malayo, within 3 meters, bibitawan mo sila. Or, yung 1 meter. Bakit may 1 meter ka? Yan. So, syempre, yung mga stag natin, hindi pa nila fully, what we call this, fully aware of their territory. So, territorial sila, turuan natin sila. At 3 meters, alam mo, komportable. Kasi, maintindihan mo yung karakteristik ng stag mo. Huwag natin laging nasa harapan. Kasi, hindi natin makikita, may mga stag na magaling umipit ng palo. Gusto nila yung didiskarte sila. May mga stag, gusto nila yung mabilisan, ano? May mga fighting style na ganun. Kaya ibinabari din natin yung ating ginagawang training. So, sparring natin sa kanila. Unang-unang spar natin, 3 meters. Diba? And then, titingnan natin how they fight. Okay? And then, ibibitaw naman natin sila ng 1 meter uli. Bakit? Is for them to be aware na at 1 meter, pwede silang masaktan. So, dalawang set. 1-2 awat. 1-2 awat. Set up. Tapos na yun. Isang set na yun ng iyong pagbibitaw, mga kasabong. Hindi lang natin yun pwedeng ipakita yung sparring talaga ng mga manok natin kasi alam nyo naman, baka tayo ay maban o mablock tayo dito sa YouTube. So,
bibigyan ko ng konting emphasis, ano? Pag magbibitaw kayo, 3 meters na muna. Gagayahin ninyo yung style ng pagbibitaw ninyo kapag kayo ay, parang na kayo ay nasa loob ng sabungan. Medyo i-relax nyo rin, 3 meters. And then, yung 1 meter, kung maaari, after the ano, first 2 buckles nila, make sure muna, 1 meter naman. Para yung manok mo, halimbawa, nasaktan siya, at 1 meter, alam niya dapat gumanti siya or maging aware siya, mga kasabong. Kasi kung hindi, tatamaan siya. Kung ang manok nyo ay walang reaction by doing that for 1 month na preconditioning natin, ibig sabihin, eh, boplax yun, kulang pa. Diba? Kulang pa sa paghahanda yung manok mo. So kung tatanungin mo ako, hindi ko pa siya ipapasok sa 21 days kasi hindi pa ganun kaganda yung awareness niya or yung fighting style niya or yung decision making niya pagdating doon sa labanan. So ako, meron ako ko ng encounter na 3 years bago ko nakitaan ng palo yung manok nung going 4-year-old na siya. So imagine yung patience ko pagdating sa manok. Kasi nung stag siya, boplax, ano? Nag-undergo siya ng preconditioning for a month, hindi siya namalo. In-extend ko for 2 months, hindi pa rin. So syempre, scratch na siya, palugunin na natin. Until so on and so forth, hindi pa rin siya namalo. Kailangan alam natin i-analyze yung stag na gagamitin natin. Kasi mga stag natin, minsan, sa unang mga sparring nila, eh makikita nyo na hindi pa sila ganun kagaling. Pero kapag sila'y nasasaktan, kaya in-spar natin sila, is for their natural ability, natural instinct na yung fighting style nila, eh, makumbaga sila nang ma-hone o kanilang malalong mapaganda. Mga karatista, di ba? Practice makes perfect. Para matutunan din nilang ibato yung paa nila. Ngayon, mga kasabong, napag-usapan na natin yung scratching, yung sparring. Yung sparring po, we do it 3 times a week, ano? Mga kasabong, take note, 3 times a week. 1-2, 1-2. Masyado bang madami? Yung iba nga po niyan, mga kasabong, eh, everyday, kapag kastag ang pinag-usapan, eh, mahaba masyado yung period na talagang ini-spar nila. And then, hinahabaan din nila yung pagpapahinga. And then, meron tayong tinatawag na hand sparring. Yung hand sparring, mga kasabong, ginagawa ko to dun para sa mga manuko na hindi sila ganong kagagaling pagdating sa spar, sa sparring, ano, hindi sila ganong kagagaling. Tinuturuan talaga natin sila na pumalo sa itaas at sa ibaba man. Ito, ha? Yan, medyo ito, kulang pa po ito sa hardening, kaya mga kasabong. So, dadandahanin natin, huwag nating bigyan ng trauma yung manok natin pagdating sa ano. So, yung tinatawag nating hand sparring, may dalawang klase po yan. Meron yung ikakahig natin sila, tapos, ibibreak natin. Mapapansin nyo, di ba? Kahig, mga 5. Tapos itatapat natin. Ginagaya natin yung usual na ano, yung ating kakahigan, gaganyan niya rin. Tapos, sinyasyon na ibabangga na natin o isasampi na natin sila. Yun ang sinyasan, ano? So, parang ginagaya natin sa sabungan, di ba? Pagkaganyan, di ba? Tapos, bibitawan. So, yung manok natin, ginaguide natin. Ang mangyayari, tatakbo ka at magbibreak ka. Kaya lang mga kasabong, maganda yun sa katulad ditong mga hatch blood. Pero, kapag ang hawak natin ay ang katulad ng mga puting ito, eh iba rin po ang diskarte niyan. Ako, kung tatanungin niyo ako, hindi ko siya sinasampi ng usual na gano'n yun. Kasi, tinuturuan natin yung manok natin tumakbo, mag-break, ano? Mga kasabong. Pero, kapag ang manok ko ay offbeat, kagaya nito, ha? Mga puti, talisayin, bulik, lalo na yung may mga tinatawag natin na nag-wave pa, mga kasabong, yung mga magagaling umipit, hindi ko po yan sinasampi. Ayaw kong sirain yung natural style nila sa pakikipaglaban. Kasi, syempre, ito nagsa-sidestep, may utak siya, may diskarte siya, babaguhin mo or instinctively tinuturuan mo silang tumakbo at pumalo doon sa usual. Ano? So, itong mga ganitong klase, tulad ng puti na ito, may natural siya, iba po ang style niyan. Hindi lang natin kukuha na ng kapartner. Bawal pa rin niya sa YouTube, ano, mga kasabong. Pero, kukuha ko na isang kapartner, may hawak din siyang catchcock, hahawakan ko po ito dito sa ganito, at yan ay i-vertical mo. Pagsasalubungin mo siyang ganon, kung saan yung manok mo, tinuturuan mong pumalo sa ibabaw, pero hindi mo siya tinuturuan na tumakbo at umangat. Ano, mga kasabong? Mini-maintain mo yung natural fighting style niya.
Yun po ang sinasabi ko. Kasi syempre, kaya mo binread yung mga of colors na yan, lalo na ngayong stag season, is for them to have the advantages, di ba? Gusto mo yung girian pa sila, makauna sila. Eh ngayon, tuturuan mo sila ng usual na pagsasampi, takbo, tapos break. So mga kasabong, what will happen is, ha? Masisira yung natural fighting style ng iyong stag. Di ba? So, hindi ibig sabihin, ang gagaya tayo, minsan, ang gandang tingnan, di ba? Pero yun, mga kasabong, eh hindi, minsan beneficial, doon sa bloodline na ibinread mo. Ayan. Ngayon, after all those training, after na pinakaskas mo, after mo silang in-spar, di ba? Physical training yun, di ba mga kasabong? Initial lang po yun. Ngayon, ang gagawin naman natin, syempre, napagod yung manok mo. Di ba? So yun mga kasabong, after the sparring, after the scratching, eh syempre, bibigyan mo yan ng tinatawag na haplos, ha? Na may tinatawag nating tender love and care or TLC. So yan mga kasabong, ayan ha, sishare ko sa inyo. Yan kasi sila, lalo pa sa unang mga training part na medyo bago pa lang sila, medyo nanginginig-ginig sila. So ang gagawin mo mga kasabong, medyo meron kang light massage. Hindi mo siya pinipiga ng malakas, ano? Parang medyo kinakalmo lang, caress yan. Sabi ko nga, with tender loving care, no? So, nandiyan yan, mga kasabong. Kasi yung manok mo, ha? Nasasanay sa'yo. Yan, na hinahaplos mo siya. Tapos, yan mga kasabong, pwede mo rin yan siyang magkaroon ng light massage, di ba? Yan, parang medyo inaano mo lang siya. Makapansin mo, di ba? Hindi siya pumapalag, mga kasabong. Halos nakabiti na lang siya. Komportable siya dyan. At feeling very relaxing, ano? Doon sa ating manok, ano? So, yan, mga kasabong. And then, napakaganda rin po maging practice ninyo na mag-stretch na siya. Turuan nyo na mag-stretch. Huwag kayong mag-i-stretch ng inyong manok nang hindi mo siya ginagawa ng usual. Baka gawin mo to doon na sa loob ng ruweda, makikita mo talaga kung mag-stretch na ganun, di ba? Yan po ay ginagawa kung ang stag mo ay sanay na po. Ngayon, kung hindi sanay sa mag-stretch yung manok mo, aba, edi gawin mo yan sa ano na, wag mo na gawin during the fight, ano? So ito po mga kasabong, and then at the same time, yung binti na yan po, mararamdaman mo rin dyan kung masyadong stiff na ba o masyado nang matigas yung muscle niya. So yan po, nakakapagpaganda ng pakiramdam at namomonitor mo kung masyado nang matigas ang binti. Kasi kung masyado nang matigas ang binti, pwede pong ang manok mo ay hindi na mag-cut ng ganoong kaganda. So yan mga kasabong, di ba? Take note, pag nakaganyan ang manok mo, nakaganyan, yung normal, huwag mong basta-basta hihilain na ganito para iganon. Kasi pwedeng ang tendency po niyan, mapilayan yung manok mo kasi hindi siya well. So, ang ginagawa natin, stretch natin, hinahaba natin, ganun, nakastretch talaga siya ng konti bago natin hinihila. Mapapansin niyo ang ganda ng kanyang stretch, ano? Ibig sabihin, maganda ang moisture niya. Siyempre, hindi naman pa natin ito kinukontrol kasi may tendency po na kapag tayo ay nagpo-point na at kinukontrol na natin yung water ng manok, pwedeng ang manok mo masyado nang matigas yung binti, mahina na yung moisture, hindi mo na kayang dalhin sa 11 or 1 o'clock depending kung saan mo siya iniharap. So yung light massage after the physical training would be perfect, ano mga kasabong. Yan, ang tinatawag na extra service sa ating mga manok. Ha? So, ayan. Mapapansin nyo, ano mga kasabong, pinagmamasdan mo yung appearance din ng manok mo. Tinitingnan mo kung halimbawa yung mata niya ay glossy pa rin, yung mukha niya is puffy pa rin. Kasi kapag ikaw ay nagpi-physical, na-stress ang manok mo, tinitingnan mo yung physical appearance ng manok mo. Yung balahibo niya ba, makintab pa rin, maganda pa rin. So that alam mo kung may problema o wala. And you have time to observe them dito sa cord walk. Ayan. So ang ganda ng araw. Oh, ganda rin ang kanyang tindig, ano? So, nakakatuwa. So, yung kulay na yan, yung kanyang pagiging offbeat, pwede nating i-maintain yan na hindi masisira dahil doon sa training na ibinibigay natin. So, mga kasabong, I hope yung ating simpleng preconditioning physical training would really help you a lot. So, bibigyan ko ko, babalikan ko kayo. Ngayon, tatanungin ko kayo. Nagkakaroon tayo ng scratching. 10 minutes every day for 1 month. Meron tayong sparring 3 times a day, 3 times a week. At meron tayong sampi kung gusto ninyo, pwede niyo gawin 'yan. Kasabong, within a month na meron tayong training na ganyan, mapapansin niyo sa tingin niyo ba ano pa ang kailangan natin para do sa ating conditioning. So ibig sabihin mga kasabong, konting-konti na lang. And at the same time,
Yan ang ating pag-uusapan sa ating mga susunod na discussion kung paano naman ang ginagawa natin sa 21 days conditioning. Given na dumaan tayo sa ganyan ka, kumbaga sa ano, ganyan ka extensive o ganyan ka busising preconditioning. So I hope, hayaan nyo munang magkaroon tayo ng konting oras o magkaroon kayo ng konting oras para bulay-bulayin yung ating preconditioning. So salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating preconditioning ng Red Cobra Game Farm.